Okay guys, in this video, I will demonstrate three things. First, how to change time and date format. Second, how to add time and date format. And last, how to delete or remove the time and date format you added in the system. So, first, you need to click on the search bar or search button. So if you're using same with me, which is I'm using Windows 11 operating system, so just click once again, I say click the search button or this one, the start menu or the start icon, or in other term is Windows key. Okay, so same, then type control panel. So kung nakita nyo na itong control panel na ito, kung ito, so click nyo lang ito. Okay, so other way, so if you are using different or the old version OS operating system, so the general command is on your keyboard, just click the Windows R. Okay? So, para mag-display yung ating run command. Windows run. Okay? So, in the text box, type the control. Okay? Kung hindi mag-work yung word na control, so, kumpletuhin natin yung control panel. So, in my case, so I want to try only the control, then press enter. Okay, so, it's working. Pwede rin naman pala na control lang. Okay, so, after pressing the enter, so ito po yung mag-display na window, which is the control or controls panel item. So, kung ito yung nag-display na mga items, okay na po ito. Kasi ang ating i-open ay yung region. So, ito yung ating i-click. Then, kung pagka-open nyo yung control panel ay ganito ang lumabas, ang naka-default ay yung category. So, dito natin babaguhin yung view by. So, i-click natin yung import, isi-select natin yung large icon. Okay? So, para ito yung mag-display. Then, click the region menu. Okay? Upon clicking, so may another window na mag-display. At dito nga natin makikita yung short date, long date, short time, and long time. So, makikita nyo dito, ito po yung example. Ang short date ay 10-DEC or December-2022. So, then, ang long date niya, Saturday, December 10, 2022. And yung short time, 10:32 PM. And long date, long time, 10:32:06 PM. So, paano natin papalitan ito? Kasi sa ibang case, kapag tayo ay nagtatrabaho sa accounting, minsan kasi ay hindi ito applicable. Yung nauuna yung tawag doon, yung date bago yung month. So, ang applicable sa kanila ay yung mauuna dapat yung date, yung month bago yung date, then followed by year. So, paano ito change yun? So, ito lang. Guys, so, i-click nyo ito, then
ito yung mga available. Okay, so unahin natin na ito yung required. So mauna dapat yung M o yung month, then date and year. Okay, so pag in-apply natin yan, okay, click natin yung apply, yun, magbabago na po. So, laging 12/10/2022. So, okay na yun. So, ngayon, ang tanong, ganun lang mag-change. Okay? So, nasagot na natin yung unang question on how to change date and time format. Okay? So, ganun din dito sa time, kung ito ang gusto nyo gawin, hour, minute, and T. So, ibig sabihin, dalawa, mag-umpisa ito sa kung ang hour ay 1 o'clock, so ang mag-display is 01. Then ang minute ay 1 minute ay 01 ang lalabas kapag dalawa. Pero kapag gusto mo ay isahan lang, so H and M lang then T. Okay? So ganun ang kung 1 digit lang ang ating gusto ipa-display. Ganun din dito sa long. Okay, ang next question natin is how to add date and time format o yung kung gusto o ano yung gusto mong desired format. Okay? So, kung makikita nyo dito guys, ito na yung mga available format. Pero minsan kasi, once na nag-install ka ng o nagpa-reformat ka ng computer, ang lumalabas lang dito ay dalawa lang yung option. Parang ito lang yata. At ito, o kaya ito, o tatlo. So, mauuna minsan yung date at bago yung month. O kaya minsan mauuna yung month, ayong month, o kaya ito, kagaya na ito, nauna yung year. So, pwede yun. Kaya nga, ang question nga natin is kung paano mag-add ng desired format. Okay? So, dito sa ating makikita dito ngayon, sa mga available na short date, ay ito lang. So, pwede natin magdagdagan pa na kukumpletuhin natin yung ang tawag dito, yung word ng month. For example, December. Okay? So, kumpleto. Oh, kagaya nito, try muna natin ito ngayon. So, D, then dash, triple M, then dash year. So, ang magdi-display nito, guys, yung date, then slash, yung first three character ng month. Okay? Then, 2-digit ng year. Yung last 2-digit. Okay? Try nga natin to. Apply. So, yan. Now, kung mapansin nyo dito sa lower part, o sa lower upper right, lower upper, ay, ito na, makikita nyo. So, nag-display ay 10-DEC or 4 December 2022. So, ngayon, kung gusto natin gawing complete yung word na December, so gagawa tayo ng another format. Okay? So, parang ganito. Oh, yan. Sa long date niya, magiging 4 yung M na ilalagay natin para kompleto na yung word ng yung word ng month. Okay? So, ngayon, ang tanong, paano mag-add? Ito wala lang available. O, dito pala sa date, short date, ito lang available. Wala yung kompleto. So, ang gagawin natin, ang solution ay ito. So, from the word additional settings. Okay? So, i-click mo itong button na ito. Then, click on date tab. Okay? So, ngayon, dito tayo gagawa o mag-a-add ng panibagong format na gusto natin. Okay? So, ngayon, kung makapansin nyo nga, wala pa yung 4 na M na ginagamit. So, ngayon, yun ang ating idadagdag. So, ang gagawin lang natin, ito nga, pipiliin ko to, then, hikiklik ko dito. Okay? Then, dadagdagan ko ng isang M. Ayan. So, kung gusto po natin, gawin din natin, kumpletuhin din natin yung tatlong, 4 na Y para kumpleto yung year. O, okay, dinalagyan natin. Okay? So, ganun lang kasimple. Kung gusto mo nga natin 1-digit, pero hindi yun appropriate o hindi yun recommended kasi nga ang date natin ay talagang nagre-range sa 2-digit. Okay? So, then, click lang natin yung
apply. So again, ang dinagdag natin ay yung complete yung word ng month at complete din yung year na 4 digits. Okay? So then, click natin yung apply. Then, okay. So after natin maklik yung okay, babalik dito sa first window o dito sa region. Then, pwede natin na, ito na, naka-add na siya dito yung ating in-add na yung apat na yung M. Then, apat din yung Y. So kung titingnan natin dito sa settings, yun na. Nandito siya sa unahan, ating dinagdag. Okay? So ngayon, i-click natin to, so select natin siya, then apply. Yan na. Naka-apply na po. So December, 10-December-2022. So again, hindi, hindi ito tama. Mas maganda pa rin appropriate kasi sa lahat ng system ay yung, sa ngayon ay yung mauuna yung month. So ngayon, tagdag ulit tayo kung gusto natin ganun. Okay? So, uunahin natin yung M. Apat na M. Then, dalawa lang yung D. Okay? Then, apat yung Y. Para complete. Then, apply. Yan. So, ngayon, ito na. Kung makikita nyo guys dito, complete na. So, kung gusto nyo namang ayaw nyo yung dash na gamit ng separation ng December, month, date, and year, ay di, dagdag tayo ng another date format. Oh, okay? So, palitan natin itong dash, gawin natin backslash nga ba? Forward slash. Okay? So, apply. Yan. So, nag-effect na kaagad dito sa ating date. So, ngayon, kung titingnan natin, ay ilan na yung ating nadagdag. Walang, yung pa rin, isa lang pala ang nadagdag pa rin. Hindi yung, isa lang. Okay. So, ngayon pala, edi kung gusto natin gawin ganun, edi baguhin natin yung iba na maganda. Ito pala na, ating baguhin. Pagaya nito. Baguhin na lang ito ang ating baguhin. Okay? So, ganun lang kasimple. Kung anong gusto mong design. So, huwag na natin baguhin. Basta mahalaga nakadagdag tayo ng isa. So, kung ano lang yung gusto nyo yung format na idagdag, edi magbago kayo dito ng isa. So, ngayon, the next question is how to delete or remove yung in-add mo na date format. Okay? So, cancel lang natin ito ha. Then, click na natin ulit ito kung palaga may nadagdag. Ayan, ito na nga yung nadagdag. So, yung apat na yung kompleto yung month, date, and year. So, ito yung ating nadagdag ngayon. So, ngayon, ang last question nga dun is how to remove or delete the date and time you added in the system. So, ang solution, so, click ulit natin itong additional settings na button. Then, so, may makikita kayo dito na reset button. So, i-click lang natin itong reset button. Again, ano yung ating dinagdag? Yung apat na month. Na yung complete yung month o apat na M. So, pag nireset natin yan, siya lang yung mawawala. So, babalik siya sa dati na yung mga available settings natin. Okay? Kung ano lang yung ating dinagdag sa ngayon. So, try natin i-reset. Oh, pero anyway, bago kong i-reset pala yan, or so, i-close muna natin, apply, then close muna natin. Okay? So, ngayon, ito yung settings natin, December/10, 2022. So, i-delete natin itong settings na ito na dinagdag natin. Okay? Control panel. Then, click natin yung region again. So, ito na nga yun. Then, additional settings. Punto tayo sa date. Then, click natin yung reset button. So, may confirmation dito or question na sabi dito, remove all customization for the current format? Yes or no? So, of course, kung gusto mo ang reset, click mo yung yes, okay? In my case, iti-click ko yung reset para nga, yung yes button para nga
ma-reset natin para masagot natin yung question number 3. Okay? So, yun. Kung makikita nyo, guys, okay? So, nawala yung ating dinagdag na kumpleto yung mag. So, ganun lang kasimple. Okay? Kasi ang purpose lang yung reset, halimbawa, mali yung ating dinagdag, kaya hindi nyo gusto yung dinagdag yung format, pwede nating i-delete or i-reset or i-remove. Okay? So, I hope you learn something with my simple demonstration about adding and changing and removing date format in the computer. Okay, guys? Thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye! Okay, guys, if you found this video helpful, please don't forget to subscribe to my channel. Hit the notification bell, like, comment, and share. In our daily life, always remember, in every sacrifice, there is a price. Again, it's me, Sir Nolan, signing off. Bye-bye!